Hello guys at welcome back again sa aking channel. Ito nga si Pinoy Negosyo at i-share ko sa inyo guys yung ating binabayad sa atin sa rolling halos napakaraming coins. Ayan. Kung yung iba ay problema nila yung coins, sa akin din problema ko naman yung coins sa pagpapalit naman. Ayan. Kasi halos sobra yung binabayad talaga nila sa aking coins guys. Ayan. Halos libo-libo rin yung natatanggap kong coins siguro sa isang araw. Mayroon tayong mga 2,000 to 3,000 na na-experience natin sa coins. Kung hindi naman sa ganung halaga ay marami ka, kahit papano naman ay meron din tayong nakukuhang coins na sa 500 pesos, ganyan yung nakukolekta nating coins. Kaya ito nga guys yung ating binayad na naman sa atin ngayon. Siguro guys, ito ay nasa 200 pesos. Ito rin ay 200, 400 plus 500, 900 pesos plus 100 na tagpipiso, meron tayong 1,000 na. Plus meron pa tayong 300, ayan. 100 yun nandito tapos 100 yung taglilima at 100 na naman yung taglilimang piso. Kaya meron tayong nakolektang 1,300 pesos sa ating mga coins na naman. At maliban kasi dyan guys, marami pa rin akong coins na nandito sa ating lalagyanan. Ito yung coins natin. At papakita ko nga sa inyo kung gano'ng pakarami yung coins na binayad sa atin na hindi ko pa nga naipapalit sa palengke. At kaya ko yung vlog ito ngayon dahil ito ay ipapalit na natin sa palengke. Ayan. Ito guys, sa loob lamang ito ng 1 linggo. Itong nakolekta nating coins. So, sobrang dami kaya yung ibang mga nasa palengke ay natutuwa. Dahil kapag kapinalit natin dito sa kanila ay nag-aagawan pa nga sila dahil kailangan na kailangan nila ng coins. Ayan, at sa atin naman ay sobra-sobra naman tayo sa coins. Ayan, at mamaya i-share ko sa inyo kung ilan ba yung nakolekta nating coins. At para ipapalit natin ito sa palengke guys. At ito nga guys, ganito karami yung nakukolekta nating coins. Siguro ito kapag pantsa ko rito sa coins na to ay meron sigurong 3,000. Yan yung nakukolekta natin halos sa 1 linggo guys. Napakaraming coins. Kaya yan yung problema natin yung ipapalit yung coins. Mas okay na guys ang marami kesa naman yung nauubusan naman tayo ng coins. Kaya ang problema lang natin guys ay kung saan natin ito ipapalit. Pero hindi na natin kunyong guys dahil marami naman nangangailangan nito sa palengke. Ayan, kaya magbibilang na tayo ngayon kung magkakano ba yung coins na nakolekta natin. At ito nga guys, na naka 1,500 na tayo. At hindi pa nga tapos yung pagbibilang natin, may mga tagpipiso pa rito. At bibilangin muna natin ngayon kung magkakano ba itong tagpipiso natin. At i-update ko kayo mamaya kung
magkano ba yung aabutin ng ating coins. Ito kasi yung kinita natin o napagbentahan natin sa loob lamang ng isang linggo na puro coins. At ito nga guys, yung nakolekta nating coins, medyo marami-rami. Ayan, kasi malalakas din yung trip ng ating mga customer. Kapag marami silang coins, ito yung ibinabayad nila sa atin. Kung mapapansin nyo kanina, puro naka-plastic na yung iba. Kasi yan yung diretsong binabayad sa akin. At yung iba nga ay nung ibang araw din na ibinayad sa akin yung kaya tinanggal ko sa plastic at inilagay ko sa ating lalagyanan ng pera. At ito nga yung nabilang natin na mga coins. At ito nga guys yung nabilang natin. 1, 2, 3, 4, 5. Di bali ito, ang isang hilera nito ay 1,000. Ayan. Tapos meron tayong 500 pa na nakahilera. May 1,500 na tayo. Meron na tayong 1,600, 1,700. Ayan. 1,800. Ayan, 1,900 lahat ng nakolekta nating coins, guys. Ganyang karami yung binabayad sa atin. Kadalasan ay mas marami pa. Higit pa rito sa nakikita nyo ngayon. Ayun nga, guys. Linggo-linggo ganyan ang eksena ng ating kapirahan. Dahil kadalasan ngayon ay halos binabayad nila. Malibang kasi dito sa ating rolling, ay marami rin tayong coins na nandito sa tindahan natin kasi yun ang binabayad siguro. Napulot nila nung New Year o pinabiba yung coins ng New Year kaya kadalasan ay puro coins yung ibinabayad sa atin. Yan yung kadalasan nating na-experience na puro coins. At tinatanungan natin sila kung saan nga galing yung pera ay yun daw yung naginalduhan nila at yun yung napulot nila nung New Year yung nagsabog ng pera yung mga tao. Ayan, kasi ginagawa nilang pampaswerte. At ayan nga guys, ito kasi mga coins na to ay ipapalit na natin sa palengke para meron tayong pambayad na naman sa darating na itlog. Yan yung kasing ginagawa namin bago darating yung itlog ay pinapabuo ko na lahat ng coins para naman magamit natin at pambabayad natin sa ating panindang itlog na naman at para ma-roll na naman natin yung ating pera. Ayan, kasi kung ibabayad naman natin to sa itlog, medyo mahirap din bilangin kapag nandyan na yung magdi-deliver. Kasi bibilangin pa natin isa-isa ito. Kaya pinapabuo na natin. Ayan guys, maraming salamat at na-share ko sa inyo yung ating mga coins na ipapapalit. At ito nga yung natatanggap natin kada linggo. Ayan kasi iniipon ko muna to kada linggo at saka natin pinapalit ng minsanan. Kasi yung ating mga customer talaga namang napakalakas din ng trip at nagbabayad niya sila ng coins. Maraming salamat at na-share ko sa inyo yung ating coins na hindi naman tayo namumroblema sa short kung hindi namumroblema naman tayo sa dami ng coins. Ayan, maraming salamat!